Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. Isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. So, sa ngayon po pala, ito na po guys yung pinaka-latest update sa ginagawa ko na Toyota Camry 2016 model. So, ito po guys yung ano, yung may issue na pagka naka-neutral position yung cambio at naka-parking position, yung indicator lamp po ng electronic power steering umiilaw po. So pagka pag inilipat po sa drive position, mawawala na po yung indicator lamp. Yan, yan po yung pinaka-issue nito guys. At pagka lumalabas po yung indicator lamp ng power steering, pag pagka naka-neutral at naka-parking, tumitigas po yung manubela. Yan. Ito po yung yun po yung pinaka-issue ng Camry na ito guys. So 2016 model po ito. Yan. Medyo modelo po guys. So nung chinek ko po ito guys sa scanner, may nakita po ako na trouble code. So may trouble code po ito guys na C1541 vehicle speed signal at C1333 left rear speed sensor circuit open. So yun po yung nakita ko guys sa ano, sa scanner, o yung nakita ko na trouble code. So pag sinabi po guys na ganong mga C code, chassis po yun guys, chassis. So meaning posible po may problema sa EBS module or electronic power steering module, or linya ng mga kuryente, or groundings, or ECU mismo. So konektado po kasi guys yung module ng EBS tsaka EPS or electronic power steering. Yung circuit po niyan guys may parallel connection. So once magkaroon po guys ng problema sa EBS system or anti brake system, so maapektuhan din po yung electronic power steering. Magkaroon po lang problema sa harness or sa module, maapektuhan din po yung electronic power steering. So yun na nga po guys, yun po yung chinek ko muna. Una ko pong chinek ay yung groundings. So kung makikita niyo po guys, backlash itong bumper, front bumper. Yan. So karamihan kasi guys pagka ganitong trouble C1541 vehicle speed signal or C code, kailangan po guys i-check muna yung mga groundings. So baka po corroded lang. Or minsan yung socket po dito guys sa module, yung socket dito sa module ng EBS, kailangan na tanggalin po yan at linisan ng contact cleaner, then ibalik. Gawin din po yung mga socket dun sa electronic power steering module. So minsan kasi guys naglulose yan or corroded, kailangan lang po guys linisan ng contact cleaner, yung quick dry. So para mas safety po guys yung quick dry na ginagamit sa mga electronically controlled. Hindi pwedeng magkaroon ng moisture dyan sa loob kasi pag nagkaroon ng moisture, yun po yung magiging cause ng corrosion. So minsan kasi guys, yan yung mga problema nyan na nagkakaroon ng lost contact sa mga groundings. Kaya make sure guys na yung mga
connector, malinis at nakasalpak maayos. So tuwad nga po ng kapatid guys, tinignan ko muna yung ground nito. So pag silip ko po nito guys ng ground dito sa ilalim, so papakita ko po. Pakita ko po sa inyo guys yung nakita ko na trouble na ito. So yun po yung dahilan bakit pagka naka neutral position at naka parking position, yung indicator lamp ng electronic power steering ay lumalabas sa dashboard. So ilawan ko lang po. Yan. So guys, itong itong ground na ito guys, ito mismo, yan, kung napansin nyo ngayon, nakatornilyo na. Dati guys, tanggal ito. Nakapatong lang ito dito guys. Ito, nakapatong lang dito sa portion na ito. So, itong ground na ito guys, ground ito para sa ABS module, tsaka electronic power steering module. At ibang circuit din po, nagamit din po itong ground na ito. Bakit lumalabas guys yung trouble code na C1541. So kulang po sa groundings. So bakit po ito guys di nakabit? Siguro po ito nabangga po kasi ito guys, nabangga, nakita ko, nabangga yung habandang harapan nito. So, dito, yan. May tama dito guys, may tama. Nag-repair po siguro ng bandang harapan, nagtanggal ng bumper, yan, mapansin natin. Yung condenser ng aircon eh, hindi naka-align na, so may bangga po ito na history. So, baka po nakalimutan guys na isinalpak itong ground na ito. So napaka-importante po nito guys. Itong mga grounding sa ito guys, napaka-importante na ito. Sa kabila din po, meron din yan. 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 Kung mapansin po natin yung mga grounding sa inyo yan. So sisilipin din po natin guys pag kami mga corrosion na yung area ng pinagasalpakan ng groundings na yan. Mas maigi po guys na linisin natin, lihain o rakikilin. Kasi ito pong mga electronically controlled na sakyan, pagka medyo kulang sa groundings, mahina yung functions ng mga circuit, modules, or sensors. So, napakain mo natin po guys na groundings sa mga electronically controlled na sakyan. Yan, ang ginawa po nito guys, kinikil ko yung ano niyan, yung surface ng terminal, pati po yung kakabitan ng grounding, kinikil ko ngayon sa bandang ilalim. Yan. Saka isa po guys na nakita ko dito na trouble code, yung C1333, Doppler speed sensor circuit open. So pakita ko rin po sa inyo guys yung isa pang trouble code ng ito. Meaning po kasi guys pag circuit open, minsan yung harness putol or yung sensor, wire ng sensor putol or hindi salpak maayos yung sakit ng sensor. Yun. Yun na nga po guys, kung napansin po dito, bago yung shock absorber, then, medyo papasok po tayo sa bandang ilalim. Yan. Teka lang. Ayusin lang natin itong ilaw.
So, ito guys, itong socket na ito, ang nakikita ko dito guys, ito yung pinaka well bearing sa bandang likod, assembly yan. Naka-attach na rin dyan yung parang contact ng ABS sensor sa loob ng bearing. Kasama na po sa ano, assembly po yan. So, ang socket na yan guys, hindi po nakasalpak na maayos. So, siguro po, nag-fight ng shock absorber, hindi na isalpak na maayos. Kaya nagkaroon ng trouble code na C1333. Lip rear, speed sensor, circuit open. So, open dahil hindi nakasalpak maayos yung socket. Yan guys. So subukan ko po guys na paandarin yung ano, sasakyan. Titingnan po natin kung okay na nga po. Kasi po tuwad nga po ng nakita nyo sa una ko na videos guys, or una ko na video nitong Toyota Camry 2016 model. So pagka na-under po yung sakyan at naka-parking position or naka-neutral, lalabas yung indicator lamp ng electronic power steering. So titingnan ko po ngayon kung lalabas po o hindi na. Yan. Ma-under na po ito guys ang makina. So dati po after ilang seconds na naka-under yung makina, naka-parking position man or naka-neutral, lalabas na agad yung indicator lamp ng electronic power steering. So sa ngayon guys, kung mapanasin po natin, wala na po yung indicator lamp ng electronic power steering. Naka-parking position po yan. Yan. Lilipat ko po guys sa neutral position. Yan, naka-neutral po yan. Then yan, wala na po guys yung indicator lamp ng electronic power steering sa dashboard. Dati po lumalabas yan ilang segundo lang. At pagka dati po nung hindi pa nagagawa ito, pagka naka-drive naman, nawawala yung indicator lamp. So yun po yung pinaka-trouble nito guys. Pero ngayon okay na po guys, kahit naka-neutral man. Naka-neutral man. Yan. Or naka-parking position. Yan, parking position guys. So, hindi na po guys nalabas yung indicator lamp ng electronic power steering. So, yun guys. Yun po yung trouble lang nito guys, yung ground lang tsaka yung sakit sa bandang likod na hindi nakasalpak. Sakit ng ABS sensor. So yun. So medyo ma-share ko lang po guys. Pag nagtotroubleshoot po tayo guys, medyo maingat lang po tayo kasi unang-una mahal din po yung pyesa. Kung pwede po na nabanggit ito guys sa nanonood ng video, galing po ito guys sa ibang auto shop, nagpait po guys ng buong rack and pinion assembly. So hindi po nawala yung trouble na pag naka neutral o naka parking position, nalabas yung indicator lamp ng power steering. So yun po yung pinaka issue guys. So, papakita ko po sa inyo guys na bago yung rack and pinion nito at pinitan nga po sa ibang auto shop. So, kailangan guys, pang-troubleshoot po talaga guys. Mahalaga po talaga, may scan tool tayo. Tsaka, hirap maaari guys, step by step yung troubleshooting natin. Hindi po tayo pwedeng
hatol lang hatol agad kasi una po syempre mahal ang mga pyesa. Ilawang ko lang po guys para makikita ko sa inyo na bago yung rack and pinion assembly. So may kamahalan nito ito guys, ang rack and pinion assembly. Magaling po kasi yun guys, kung papansin ko na rin guys yan, bago yung rakin pinyo na siyempre nyo guys eh. Yan, bago yan. So nung pinitan yan guys ng rakin pinyo assembly sa ibang auto shop, so hindi naman nga po nawala yung trouble na pag naka neutral at naka parking eh lumalabas yung indicator lamp ng power steering. So yun, medyo nalungkot yung mayari at siyempre napagasto po na hindi naman nawala yung trouble. So, ayan guys. Pagka naka-encounter po tayo guys ng ganitong trouble, pagka tumitigas yung manubela, pag may trouble code, una po natin guys, syempre, tutukan kung ano yung trouble code. So, check po natin yung mga harnesses, sensors, modules, yun. May mga proseso naman po guys kung paano i-check yun. At, kailangan sureball po tayo sa pag-troubleshoot guys para hindi yan pumasaktan yung kliyente pagka halimbawa naghatol tayo at hindi nagawa yung problema. Eh syempre kung napagasto ng todo medyo masakit din po tayo sa bulsa yun. So kailangan medyo ingat po tayo guys. So pag naka-encounter po tayo guys, halimbawa tumitigas sa manubela na walang trouble code, una po natin gagawin guys, check po natin yung groundings, yung mga connectors, kung may makita po tayo na naglulus yung mga groundings or yung connectors naglulus or madumi dahil sa corrosion, linis po agad natin guys, linisin po natin maayos ng contact cleaner. Then yung related po sa system guys, tulad ng ito, tumitigas yung nubela, yung connector sa electronic power steering module kailangan tanggalin, linisan, baka naglulus lang or corroded. Sa ABS module, yan, yung connector po nyan, make sure na wala pong corrosion at hindi naglulus. Then, linis po ng mga battery terminals. Then, subukan po natin na i-reset sa scanner or i-recalibrate. Kasi, marami po guys na dahilan bakit tumitigas ang manubela. Minsan torque sensor, minsan harness, minsan groundings lang, minsan EPS module, minsan ECU mismo. So step by step po tayo guys troubleshooting. So dito po guys, sa kasi guys sa medyo mga modelo ng sakyan, di po pwede dito yung sachamban po natin kasi syempre may mga kamahan po yung pyesa guys. Much better po kung halimbawa may mga pinaglulunan po tayo ng module ay problema, kung may pang testing po tayo na second hand na maayos, mas maganda po yun guys. So yan. So sa ngayon guys, garantisado po guys na nagawa ko na yung pinaka trouble na ito. So Toyota Camry 2016 model. Ito yung pagka naka-drive position at neutral position, lumalabas yung indicator lamp ng electronic power steering at tumitigas yung manubela. So sa ngayon, kung makita po ngayon guys, maandar yung auto at wala na yung indicator lamp ng electronic power steering. Yan. So susubukan po guys na i-turn off, then i-start ulit. Yan. Wala na po guys yung indicator lamp ng electronic power steering. Yan. Dati po lang seconds lang lalabas na agad yung
indicator lamp na electronic power steering. At titigas itong manubela. So ngayon malambot na malambot. Yan. So sa ngayon guys, hanggang dito na lang po muna yung aking video. So sana po guys, paki-subscribe niyo lang po yung aking channel. Paki-like and share niyo rin po. At paki-pindot niyo na rin po guys yung notification bell para every time po na mag-upload ako ng new videos tungkol sa paggawa ng auto, eh ma-update din po kayo guys. So malaking bagay din po ito guys para sa mga kaibigan po natin na mga mekaniko na gumagawa dyan ng sasakyan, sa mga car owners, at sa mga kaibigan po natin na nag-aaral ng automotive. Malaking bagay po ito guys. So hanggang sa susunod po guys na video, maraming salamat po. God bless.